aprobado at tiwala pa rin ang maraming Pilipino sa serbisyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Base yan sa isinagawang tugon ng Masa survey ng Okta Research. May ulat si Mark Petalco. Pursigido sa paghahanap buhay si May para umasenso ang kanyang pamilya. Kaya malaking bagay aniya na may mga programa para sa mahirap ang gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maganda rin para sa akin kasi yung una-una yung pabahay niya, di ba? Siyempre mas pabor talaga sa amin na mahirap. Dahil ako hanggang ngayon wala pa man akong sariling bahay. Kung isa ako na mabigyan, di napakalaking ano yun, kaginhawaan sa amin. Gaya ni May, aprobado rin sa nakararaming Pilipino ang pagganap sa tungkulin ng Pangulo. Sa pinakahuling tugon ng Masa survey ng Okta Research, 80% ang nagsabing kontento sila sa performance ni Pangulong Marcos, habang 83% ang nagsabing tiwala sila sa Pangulo. 84% naman ang nakuhang approval rating ni Vice President Sara Duterte at 87% ang nagitiwala sa Vice Presidente. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 28 sa 1,200 adult respondents. Ayon sa Okta, halos walang pinagbago ang opinyon ng publiko sa performance at trustworthiness ng Pangulo at Pangalawang Pangulo sa resulta ng survey nila noong Oktubre. Sa mahigit 10 buwan ng administrasyong Marcos, ramdam na nga ba ng mga Pilipino ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para umangat ang kanilang pamumuhay? Gumang. Dahil po? Dahil sa, yun nga, yung mga ginagawa niya. Tulad na? Yung katulad ng bibina, yung mga pagkain, yung mga bigas, mga gulay, yung kadiwa. Pero para sa ilan nating kababayan, hindi pa rin dapat iasa sa lahat sa gobyerno ang sariling pag-unlad sa buhay. Oo nga, magbibigay nga sila ng mga ganyan, libre-libre. Pero kailangan mo pa rin kumayod. Lalo pag may mga anak katulad ko, may anak ako nag-aaral pa. Kaya ito, pinagtsatsagaan namin na maghanap buhay na mag-asawa. Sa kabila naman ng iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa, gaya ng mataas sa presyo ng mga bilihin, marami pa rin Pilipino ang kumpiyansang matutugunan ito ng Pangulo. Yung mga pangako niya, sana maibigay sa tao. Kasi yun naman talagang kailangan din ng lahat eh. Yung gasolina natin, iwan ko, kung bababa pa yan, mukhang medyo mahirap na rin. Dahil nga nangyayari sa ibang bansa. Pero yung tiwala sa kanya, andun pa rin kasi dapat tapusin talagang termino at pakita talagang may nagawa talaga sa. Uno nang sinabi ng Pangulo na mahalaga para sa kanyang maramdaman ng mga Pilipino ang mga ginagawa ng pamahalaan at nangakong gagawin nito ang lahat upang labanan ang kahirapan. Mark Fetalco, para sa Bayan.